share, and click the notification bell. Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. So today is an informational vlog because we're going to share you the things that have changed in Saudi Arabia. Yay. Yes guys, kasi sabi ko gawin namin ni Ramsky doon na vlog kasi informative na rin. Dahil tumira kami dito guys sa Saudi Arabia ng 16 years. Dito sila lumaki, dito ko pinanganak sila. And after 16 years, noong 2018, nag-for good na kami guys sa Pilipinas, kaming tatlo. And then after 4 years, nagkaroon kami ng chance. Thank you Lord, nakabalik kami sa Saudi. And eto na guys, yung mga pagbabago na napansin naming mag-ina dahil nagbago rin yung king nila. Syempre may mga binago na mga tradisyon nila, kultura nila. May mga nadagdag sa mga expats, na mga pribilehiyo. So, itatopic namin yun guys, kung ano yung mga pagbabago na napansin lang namin nung bumalik kami ngayong 2022. After 4 years yan na nag-for good kami ng 2018. So guys, let's start! Okay. Number 1 is the taxi is green. Usually before it's like white. Mm-hmm. White, all the taxi here in Saudi Arabia and white. And then my dad told me that the taxi is now green. So it's nice because one of my favorite color is green. Yes. So sobrang ang ganda pa ng pagka-green niya. Next one is eto guys. Syempre kumakain tayo dito sa mga restaurant, sa mga papunta pa lang dito. Eto noon kasi guys, yung mga restaurant dito na Filipino restaurant, pag pumasok ka, may mga division yan. And nakabukod yung single at nakabukod yung family. Yung hindi mag-asawa na nag-uusap. Parang ganun sila kahigpit nun dito. Ngayon guys, parang nabawasan na yon. Ang napansin namin ngayon, kumain kami sa dati naming paboritong kainan sa Blue Ribbon at saka dito sa, in-advertise ko pa ha, at saka sa Lapas Batchoy. Wala na talaga siyang division at saka nagulat ako, may pa-music pa sila na mga yung mga English songs na Western, na paborito natin. Oo. Western mga Bee Gees pa nga or mga Beatles, mga ganun. Yung pala yun ang pangalan ng restaurant nila, parang Halo. And ang nagulat kami, meron siyang banda na kumakanta. So, sabi ko, grabe, talagang ano na siya, ginawang parang bar. Ang pagkakaiba nga lang, parang resto bar siya eh. Masasabi ko na resto bar siya. Pero, wala siya guys, alak. Kumbaga, siguro ano pa yun, hinuhold pa nila. Kasi sabi-sabi lang, baka dumating ang panahon, hindi naman to kinukonfirm, na mas magiging mas maluwag pa. Bukod sa may banda sila na kumakanta, kagabi ang naabutan namin, kumakanta lang. Meron sila anak yung ano yung karaoke, video okay. Next one, amusement center, yes. Tourist spot. Before I found out also in Facebook that there's like new tourist spot, mm-hmm, in here in Saudi Arabia, like there's like outdoors amusement parks, mm-hmm, yeah, and it's so huge and a lot of people are actually in there. They're like also skating and many people are like riding in a roller coaster and Ferris wheel like that, which is in the inside the mall yata ito, diba? No, there's also outdoor. Ah, okay. Outdoor amusement park. I found one of my friend's pictures also, mm-hmm, in Facebook. Okay. That I don't know where they went. I think it's a mall, but there's like a lot of lights. A lot of lights, and I think, I don't know, is it there's a lot of lights and there's no rides, but I think it's a mall outside like that. Okay. There's a lot of tall buildings and then, yes, you know, do you know Times Square in New York? It's somehow like that. Wow. There's like a lot of lights and then different, there's like TV like that outside the
the building at Times Square in New York, and then there's like a version here in Saudi Arabia. That's what I knew about. Yes, and yeah, tourist spot. And sabi, next number 4. Ayun. So nung namimili ako dito kapag nasa mall kami, kapag salana, praying time ng mga Muslim, kinuklose nila guys yung mga store nila. Grocery or yung mga ganon. Basta kahit na anong tindahan. Ngayon, nung nag-mall kami nung isang araw, kahit namimili ako, usually sasabihin niyan, Pilipinas, sala. Ngayon, hindi na po. Tuloy-tuloy po yung pamimili mo kasi hindi na sila nagkuklose. Next, number 5, airport manual checking. Okay, ako na lang yan, Antramski. Sa airport, nung dumating kami rito, usually noon, yung mga luggages, yung mga bagahe, ino-open mo pa yan sa may immigration. Parang sa harap nila, i-open mo yung mga maleta mo, titignan kung ano yung mga, aside from checking, dun sa parang machine pang check. Ino-open nila yan, tinitingnan ko dala. Ngayon po, napansin ko, pagkagaling namin sa immigration check, wala nang bukas-bukas, diretso na yung aming mga bagahe dun nung mag-check sila. Yes, sa yun, Philippines lang. Yun, ganun na siya kadali. Yeah. And then next one, a lot of Filipino restaurant. Before, when I lived here, like I was 14 or 13 years old, that was the last one because we already moved in the Philippines. There's a lot, there's only a few Filipino restaurant, like we used to eat in Lapas Bachoy. Naalala ko anak, ano lang, Lapas Bachoy, Blue Ribbon, Gouda Sauce, Taster's Choice. Yung pick. Basta meron dyan Taster's Choice. Yan yung mga, wala. Yeah. Ngayon, makita mo anak, no? Yeah, there's a lot of Filipino restaurants halos magkakatabi na sila, guys. Yeah, a lot of Filipino restaurant and maybe... Ang lakas ng kompetensya nila sa isa. Yeah, I found out there's like Black Pinoy restaurant, yes. Kusina, yes. Like that. Pero and then, lastly... Ayun, ito po guys yung natuwa rin kami somehow dahil hindi na po dito sa pilitan na kailangan mag-abaya ng mga non-Muslim. Katulad po namin, hindi naman kami Muslim. So, ang ano, inaral ko din muna sa mga YouTube kung ano ang pwedeng, kasi hindi na guys dito nag-aabaya, nasa sayo na yon yung mga non-Muslim. Kagaya ng mga kami, pwede na po ang dress, pero kailangan po disente. Bawal pa rin yung kita yung dibdib mo, sabi, spaghetti strap or sleeveless. Hindi pa masyado yun acceptable dito. So, ang tanggap lang is yung mga ganito, mga medyo kahit papano conservative pa rin yung pananamit para hindi ka naman masyadong makaagaw pansin. So, yun lang guys. Yun yung pinaka the best yung abaya. Kasi mainit din ang abaya talaga eh. Sanayan lang. Pag sanay ka na, okay na. Pero yung tela niya talaga mismo mainit at may damit ka pa sa loob. So, ngayon wala na yun guys. Yeah, but the good thing about abaya is you don't have to, you know. Yung mag-ayos ng gusto. Yeah, kahit like the fashion. Yes, like anak. Kahit pambahay ka lang. O, lika, punta tayo sa ano. Yeah. Kahit tayo, kukunin mo lang yung abaya mo na lagi mong ginagamit or ano. Then you're gonna cover up your body. Yes. With it. So, yun naman ang kagandahan dun. Yun lang guys, yung aming video ngayon. Sana nakapagbigay kami ng impormasyon tungkol sa pagbabago dito sa Saudi Arabia na nakakatuwa naman dahil marami talaga ang nabago. 4 years pa lang po yan na hindi kami nakapunta rito. So, dahil dyan, siguro kung may pagkakataon, babalik uli kami rito kung pahihintulutan ng Diyos. So, yun lang guys. At ikaw na, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more videos. Yes. We'll see you guys on the next one. Bye-bye! Bye! God bless!